Ay, chat, maganda nga po. Bumalik tayo dito sa La Atilorna para kumustahin ulit siya kung ano nalagay nung nakakaraan na natin nung pinuntahan natin siya, hindi masyadong maganda pakiramdam. So, balikan natin. At the same time, ibibigay din natin yung nagpaabot na naman ng tulong. Opo, Kademi. Ay, ayun. Ito pala. Magandang hapon. Magandang hapon. Yun. Yun, ayun pala si Ate Lorna, oh. Kapsat, ayan, si Ate Lorna, oh. Magandang hapon, oh. Maliwalas. Maliwalas na yung kanya, no? Mukhang maganda na yung pakiramdam niya. Kumusta na, Ate Lorna? Ito po, kanina po. Ah, okay. Mukhang masaya na si Ate Lorna sa awa ng Diyos. Yung mga tumulong po, ito na si Ate Lorna, maganda-ganda na pakiramdam. Nakapag-check up na po ba kayo? Eh, gani nga po kami kahapon. Biyernes na ka Sabado. Biyernes po at Sabado. Ngayon, pinabalik po kami ng Sabado. Tapos pagdating po namin sa probinsya, lalit po kami ng konti. Pinago naman po yung schedule. Ah, na-reschedule, okay. Tumulong nga siya yung doktor na niya dito sa ano, itong niya sa kanya, sa Haguloy. Nakakausap namin nung ni Jay, kasi bayo nga niya yung happy do doon. Sabi ng doktor na pagdating dito, kinakailangan daw doon uli namin ibalik sa kusan. Kung sino kaya nag-offer sa kanya, yun din ang dapat na tumingin nga dito. Ah. Ang sabi sa amin, kung do, ano man ang mangyari, na bingi kami ng repair sa kanila na pinakaano na pwede ibang doktor na tumingin dito. Kung ayaw nilang man doon. Kaya po kami kasi nandito, ay meron na naman tayong nagpaabot ng tulong sa inyo. Salamat po ulit sa hindi na po namin kasi pinagtatagalin yung pera kahit pa isa-isa po yung dumarating. Dinadala na po namin para pati yung mga tumutulong alam na na nakakarating agad yung kanilang pinapaabot na tulong kila Ate Lorna. Ang nagbigay po ng tulong ay si Mr. Pedro de la Cruz at si Ma'am Connie. Ayan. Nasa Sweden po siya nakabase ngayon pero dito po sila nagmula sa Hagonoy sa San Miguel. Actually, napanood nila yun sa napanood nila po yung ating panawagan. Sa FP. Bigla-bigla talaga nag-message po sa amin para makapagpaabot. Tapos, yung kapatid niya, teacher dito sa San Pedro National High School. So, panoorin na lang po natin muna yung kung paano namin at kung saan namin kinuha yung perang ipinaabot. San Pedro National High School ng Hagonoy, Bulacan. Hey, good morning, Kamsat. Nandito tayo sa eskwelahan ng San Pedro National High School. I-meet natin yung kapatid ni Sir Pedi. Ayan, si Ma'am Mercy at si Dieta. Actually, si Sir Pedi nasa ibang bansa. Dahil sa kay Ma'am Mercy, kuha natin yung tulong na ipinabot ni Sir para kay Anila. Thank you po sa inyo, Sir. Nandito na, makukuha na namin yung pinabot yung tulong para kay Anila. Salamat po sa inyo, sa inyong pamilya ni Sir Pedi. Actually, kakasat si Ma'am Mercy, kapatid ni Sir Pedi, nasa ibang bansa ngayon, through here, ay makukuha natin yung pinabot na tulong ni Sir Pedi. Thank you, Ma'am Mercy. Para kay Lorna, magkakaroon ka po. God bless you po. Sa kapatid ko po, ayaw na talaga niya ito video kasi ayaw niya na ganito mga parang napapapasal na anong tawag na si sensationalize pa. Kaya lang, for documentation yata nila para maging transparent po sa lahat. So, pumayag na rin ako and on behalf of my brother, kapatid, God bless you and Ate Connie. Wag po naman sa itong tulong na no, dapat talaga na Thank you po. Para po makarating na sa inyo ang kanilang tulong.
Ma'am, thank you. Thank you po, ma'am. Salamat po, ma'am Sir Pedi and ma'am Connie. Thank you po. Yan, ito. Sir Pedi, ma'am Connie, ma'am Mercy, ito na po yung pinaabot ninyong tulong para kay Ate Lorna. Yan mismo yung sobre. Ito pa yung sobre. Yan. Siyang siya, alang labis, walang kulang. Ang ipinabot pong tulong ni Sir Pedi at ang kanyang pamilya ay 4,000 pesos. Ito po para sa inyo, Ate Lorna. Galing sa ating kababayan. Maraming salamat po kay Sir Pedi. Salamat po sa inyo, tulong ninyo. Opo. Malaking tulong po ito sa amin. Ako sa mga unang tumulong po sa asawa. Na nagiging emotional si Kademi. Kasi talaga naman pong nakakataba ng puso yung ating mga kababayan na papaabot sa kanila ng tulong sa kapwa natin na medyo kapos sa ating pasuportang medicinal at financial kay Ate Lorna. Nagiging emotional po talaga ang maraming salamat sa kanya kasi dahil sa inyo. Yung isang ano niya, yung kaliwanan naman niya, may tubig na naman daw. Hindi po dahil sa internet, hindi po makapagpagampuan. Sa sobrang hirap ng buhay namin, asawa ko po, walang trabaho po talaga sa mga. Sideline. Misa po hindi nakakasahan ko. Nakabindi naman. Wala namang materialis na dumating, kaya wala namang kang magawa. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na tumulong sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko makapagpagampuan ngayon. Konti ano lang, baka kung nagiging emotional lalo po si Ate Lorna dahil talagang ang tagal po hindi ko po talaga pagpagamat ang aking sugat gawa po nang kawalan po siya talaga. Sugat kasi niya nito, sabi na naman ng doktor doon, buhay kasi nga, nakaroon naman siya ng tubig sa baga na panibago, yun na naman ang tinignan ulit. Sabi na, nakaroon nga daw ulit siya ng pneumonia. Eh, sabi namin, alam naman po ako namin na karunuli, ang inaano na po ako namin yung sugat niya. Ayaan po eh, kanyang lumabas ang nana. Doon sila nanuli doon sa bago niya, sakit ulit ha. Yung isang baka naman niya, yun naman ulit ang nagkatubig doon ng konti na konti. Eh, kinakailangan yung duli ang maagapan para hindi na rin lumala. Yung sugat niya dito, yun ka mga bukol mo dyan sa baga, eh mga nagputo ka na nga, kaya kinakailangan. Mayroon talagang labasan siya ng ano. Ngayon, maagapan na ka daw ito yung isa sa sambaga niya, ang kaliwa, para hindi na lumala. Saka na, dire-diretso na yung, no, kaso nga lang, nagbabalik-balik kami dito. I-schedule na naman uli ng Martes daw uli ang balik. Sa ngayon po, Kabsat, medyo nahihirapan silang humanap ng ospital na pagpapacheckapan, kung pwede po kami manawagan doon sa mga pamunuan ng BMC kung merong makakapanood sana, eh baka konting mabigyan naman siya ng tulong at mapadali lang ang kanyang pagpapacheckup para tuloy-tuloy na po ang paggaling ni Ate Lorna. Kung hindi man po siya mapunta sa BMC, Plaridel naman daw po at doon naman sila magpapacheckup. So ngayon po, kahit pa paano naman, maganda naman ang kondisyon sa ngayon ni Ate Lorna. Bagamat hindi kasi lalakad ng kakaraan. Bagamat ang sabi, meron na naman daw nakita doon sa kaliwang baga niya na tubig. Malaking pera na naman po ang kakailangan natin para matugunan ang pangangailangan ni Ate Lorna. So doon po sa mga nais pang tumulong na ating kababayan ay pwede pa rin po namang magpaabot kayo ng tulong kay Ate Lorna. Ano man pong tulong ninyo na makakarating sa amin, dadalin po't dadalin namin ng maaga para po mabigay sa kanila. Hindi na po namin iintay ng sabay-sabay para ibigay. Kahit una-una po, wala naman pong problema. Kahit magbalik-balik kami dito sa lugar nila, mapaabot lang po namin yung inyong ibibigay na tulong para sa kanila. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na nais nilang magpasalamat sa inyong mga tumulong nung una.
Tsaka napapasalamat po ako unang-una sa Panginoon Diyos. Pangalawa po dito sa nagpadala naman ng tulong ngayon kay Ma'am Mercy, saka po kay Pedi De La Cruz. Eh, marami pong salamat dito sa tulong nyo sa asawa ko. Malaking tulong po ito sa naibigay nyo na ito. Nagkakatuloy-tuloy po yung pag-ano namin ng pag-amat. Doon po sa mga naunang tumulong sa amin, sila Mang Doming, maraming pong salamat sa inyo, saka po doon sa hindi na nagpakilala na iba yung mga nakatulong sa amin, lubos po akong nakapasalamat dahil po nabigyan nyo ng tulong ng asawa ko para lang po sa kanyang kagamutan. Maraming pong salamat. Bahala na po ang Panginoong gumanti sa inyo ng utang ng mabuti. Ako po nagpapasalamat unang-una po sa Panginoon Diyos. Pangalawa po kay Mercy. Ka Mercy at kay Pedro De La Cruz po. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka po doon po sa mga nanang tumulong sa akin, kay Mang Doming. Tsaka po yung hindi po nag... dalawa po na hindi nagpakilala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng pamilya po, maraming salamat po sa inyo. Tsaka mga nagdasal, maraming salamat din po. Sa mga nagdasal po sa akin, maraming salamat po. At tatanungin ko po ito ng napakalaking utang na loob sa inyo. Maraming salamat po. Pag ano na pambahala sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo, po sa inyo pong dalawa mag-asawa. Tapos sa lahat po ng tumulong kay Mama, lalo na po sa Panginoong Diyos. Sana po marami pa po kayong matulungan. Lalo na po si Mama. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ang taos po sa tumulong kay Mama sa dahil para makapagpagamot po siya. Yan, Gansat. Bagamat medyo hirap pang magsalita si Ate Lorna, ay lubos-lubos talaga ang kanilang pasasalamat sa inyong lahat na nagbigay ng tulong, na hindi man nagpakilala yung iba, ay maraming salamat po. At kami naman po ay naging daan para maipaabot sa kanila yung mga tulong na nanggaling sa inyo. Maraming salamat po muli. Bahala na po si Lord na gumanti sa inyo. Nakikita po ninyo ang kalagayan ngayon ni Ate Lorna, medyo kahit paano nakakatayo na nung nakaraan nang galing tayo, talagang namamalipit siya at na hindi siya makahinga. So ngayon kahit paano, maganda-ganda na yung kanya. Pero hindi pa rin okay kasi oo. Pero marami pa rin series ng laboratory gagawin kay Ate Lorna. So bibigyan na lang po namin kayo ng update para sa mga susunod na kung ano man yung kanyang maging finding sa kanyang laboratory pagpapacheck up. So muli, maraming salamat sa inyo at nawa ay tuloy-tuloy pa ang maiabot nating tulong sa pamilya ni Ate Lorna at ni Kadeli. Ayan po. Maraming salamat po. Ayan, sana po ituloy na ang panggaling nyo, Ate Lorna, at para masaya itong darating. San taon na kayo sa December 12? Sa February 4 po, dalawang taon na. Dalawang taon. Naka-open po yung ano nyo, sugat nyo. Sumisingaw po, kaya ako nahirapan mong salita. Mabuta sugat nyo kasi 10 months na yung na-operahan niya. Nung nagpa-doctor kami, yung pumutok na yung mga ano niya. Pero magaling na sana ito. Nasa labas na ito, natahi na ito. Nung pumutok yung mga bukol niya sa loob, na dapat ang operay, nakuha na sa gamot, sumabog na. Ay, walang danaanan ngayon ng nana para makalabas. Kaya ang ano niya, di tulad dumaan yung sa opera. Sa open na opera. Doon ulit, yun ulit ang nabutas. Papansin niyo si nanay, nakahawak na sa ano, kasi butas po yun. Kaya pa nagsasalita po siya, kinakapos siya, kinakapos pati. Sumisingaw po. Sumisingaw. Kaya, hawak ko po. Dalangin po namin na nanay, kayo po'y gumaling, at sa lahat po ng nagsipagdasal at nagbigay ng tulong, maraming salamat po. God bless po. Maraming sana po. Tuloy-tuloy. Pamasko na ni Lord yung paggaling niyo po. Uh-huh. Maraming salamat. Okay. Hanggang dito na lang po muna ulit at abangan na lang po uli natin ang susunod po na kaganapan doon, findings doon sa pagpapagamot ni Ate Lorna. Okay? Po. Thank you, Lord. Salamat po.
Si Demi eh. Basta alin po ang bawal po? Alin po ang may hulog? Wala namang may hulog dito. Mm-hmm. Ito kasi nakabili na yung kabila na yun eh. Iyan. Pwede siya nang may-ari. Oo, magkakaraan po. Yun, sila po ang may-ari. May-ari. Yung bibigay ng anak ko, inaanap niya anak ko eh. Nakita yung vlog ninyo. Ay, Diyos ko po Lord, thank you. Hindi ko ikaanap tatay na may sakit pa rin. Kaya bibigay ng anak ko. Uy, thank you. Pag-aita ko lang pupunta sa inyo, takay marang ginagawa eh. Eh, ito nga, dumating ulit sila. Oh, eh, nakita ko. Thank you, Lord. Tumalaw si Lord. Talagang maraming salamat. Anak niya yun. Kaya, pinapit niya. Nakita niyo. Ano pangalan ni sir? Romy. Romeo. Pais. Thank you, sir. Kay Ryan Dave. Anak niya. Shout out kay Ryan Dave. Ayan. Nasa barko siya. Uy, thank you, Lord. Kay buti ng Panginoon natin. Sana nga, ma-share ng ma-share para mas marami pang makatulong. Thank you Lord. Ako po ay ano, tumatay balahibo ko. Ang sarap ng ano na school Lord. Thank you po. Niya alam na ganun pala. Nagpanood nga ma. May nagbigay rito kasi naman Sweden. Taga-Sweden yung nagbigay naman. Hindi naman dito kahit na hapon. Nung pensang araw eh, hindi ko lang madala takip. Lahat kasi ko estudyante sa kalumpit eh. Ay, thank you po. O sige. Thank you po ah. God bless you po. Ay, thank you po. Ay, salamat po.